Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ang ordinansa kaugnay sa pagpapatibay ng 2017 Roadway Lighting Guidelines ng Department of Energy o DOE para sa lighting system sa Pasig City. Sa ginanap na regular session ng Sangguniang Panglungsod nitong Lunes, ika-8 ng Mayo, ibinahagi ng chairperson ng Committee on Technology, Communication and Energy at may akda ng ordinansa Councilor Angelo De Leon na bagamat ngayon pa lamang ito pagtitibayin, ay nasimula na ng lungsod ang paggamit ng LED lights noong taong 2018. Itong roadway guidelines natin na installation, ito lang ay nagpapatunay na magkakaroon tayo ng ordinansa following the 2017 guidelines na binigay sa atin ng Department of Energy. Actually, ang pinakamagandang balita nito ay bago natin tumapasa, as we speak now, 100% na rin po tayong gumagamit ng LED light. Kaya naman talagang nauna pa tayong gumawa bago yung ordinansa. Pero talaga namang pinapakita lang natin na yung tamang proseso at tamang paraan at tamang paglagay ng mga road lighting systems dito sa Pasig. Ibinahagi din ni De Leon ang malaking ibinaba ng konsumo sa 30-40% sa paggamit ng LED lights na kalaunan ay magpapababa ng gastusin ng lungsod na ibinahagi din niya sa naging sesyon noong 2 ng Mayo. Tinatayang 10 milyong piso ang matitipid mula sa pondo na posibleng magamit pa sa ibang programa sa lungsod. Unang-una, ang pinakamalaking ambag nitong ordinansang ito ay yung magkakaroon tayo ng savings mula sa city government. Pag gumagamit kasi tayo ng malalakas na ilaw, malaki rin ang konsumo nito sa Meralco, malaki ang binabayaran natin na imbis na napupunta sa mga dapat na tama at mas magandang proyekto, napupunta lang ito sa pagbayad ng bills. I'm sure lahat tayo makaka-relate dyan, kaya talagang ginagawa natin ang lahat sa makatipid lang tayo sa mga bahay-bahay natin. So itong ginawa natin at ngayong 100% LED light na tayo ginagamit, actually nakaka-save tayo ang city government ng 10 million pesos. Isa ho yung magandang balita. Kaya naman itong pagpapatupad ng ordinansang ito, makakahanap pa tayo ng mga ways of how to improve our budget, how to improve our road light system. At yung syempre yung pinaka-importante, yung tamang pagkabit, ibig sabihin kahit hindi masyadong maraming ilaw yung gamitin, pero pag nasa tama yung paglagay ng mga ilaw na ito, ay mas well lit yung mga kalsada natin. Maraming salamat again, iNews, at sana ho may bahagi natin to at sana lang patuloy na umagos ang pag-asa dito sa Pasig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.